Morning, guys! And welcome again sa ating panibagong vlog. 9 o'clock na dito. Ako lang at si Buwa dito. Ano? Si Buwa, nagdilini siya sa baba. Sobrang sipag talaga ng aking binang lalaki, guys. Hindi mo man yan masabihan. Hayaan mo na yung tagalinis dyan. Swerte din ang tagalinis, no? Kasi nga, hindi na siya maglinis dyan. Wala pa naman yung tagalinis. Very gloomy yung weather namin. Si Juan pumasok na. Yun si Deepak, wala dito. Tapos, ito naman, nagkakagulo-gulo. Hindi na ako makita. Si Juan, guys, yung sunblock namin, ginawa na niyang mosquito lotion. Kaya nagulat ako, raya-raya itong mga ganito. Tingnan nyo, guys. Ganito, oh, nagraraya yan dito. Ganyan-ganyan. Sabi ko, anak, sabi ko, sinong gumagamit na ganito lagi na ako naman, panay din naman balik. Kanina, sabi niya sa akin, mama, ako, siya na yung naglagay kasi nga nag-prepare ako ng breakfast niya. Sabi niya kasi, mama, alam mo ba, simula nung ginagamit ko yung sunblock at dinagdagdagan niya daw ng mga lotion na ganito, ayan, guys, tag-dalawang lotion pa ang nilalagay niya. Tapos, naglalagay ito sa kilikilin niya. Tapos, ito, nilalagay niya rin sa kilikilin niya. Sabi niya, mama, kasi, hindi na ako kinakagat ng lamok. Sabi ko, anak, bakit ka nag-ano, imbento ng ano mo, palagay mo sa sarili mo. Ay, sabi ko, huwag ka maglagay ng ganito, ha, kabata mo pa sa kilikili, yan nilalagay ata ito. Ay, hindi, pabango pala, guys, pabango. One time ginamit niya ito, bigay ni Miss J sa akin. Ay, sabi ko, nagluluto ako, grabe yung pabango, sino yan? Siya pala. Ay, sabi ko, anak, huwag kang gumamit ng ganyan, ha, kasi nga, hindi ko naman siya, ayoko siyang sanayin, guys, kasi natatakot ako sa mga allergy ba. So, hindi niya na ginagamit. Ito naman yung ginagamit ang kay Papa niya. Kaya natatawa ako sa kanya. Sabi ko, hindi yan sa ano ha, hindi yan para sa lamok. Kaya guys, pag si Johan, pag natutulog na kami sa gabi, pag may lamok siya narinig sa tinga niya, hindi makatulog talaga si Johan, guys. Panibahon siya at maglalagay siya dito ng lotion kasi paano ko nalaman? Nadakip ko siya ng isang gabi na nakaidlip na talaga ako at siya naman bumangon. At panay siya pabalik-balik dito. At lotion siya ng lotion. Naku naman, yung bata na ito sabi ko. Dito na naman ako sa kabilang kwarto at nagtutupi-tupi. Si Buwa at yung tagalinis na sa baba. Nililinisan nila. Tapos ako naman, minumonitor ko lang yung paglilinis niya. Kasi syempre, kailangan lang i-remind. Okay naman siya, walang problema. At actually, ako kumain na ako. Si Buwa kasi mamaya pa daw siya kakain. Pati yung naglilinis. Kaya sabi ko, kakain ako kasi nagutom na ako. Ay, ito pala, ipagamit ko ito sa kanya. Pag naluwaga siya. Ako nangyari, may mga tinutupi ako. Segregate ba? Mamaya ko ilalagay sa mga cabinets. So, ito naman guys, oh, yung mga panty, mga brief namin, mga medyas, oh, kadami. Pag nagtutupi ako ng mga panty, no, may naalala ako talaga na naging issue ko noon na muntik pa ako guys makawasak ng isang pamilya at muntik pa ako mapagkamalan na kabit. Ganito kasi ang nangyari. Noon kasi guys, papunta na kami sa Dubai. So, may mga gamit ako, yung mga panty ko, nilagyan ko ng pangalan, no, kasi sabi ng mama ko, lagyan mo pangalan yung mga panty mo kasi syempre sa abroad ka na, ganito. Ajun! Si Buwa, tawag ako. Rice!
Ay, kakain na si Buwa ng rice. Lagyan ko lang siya. Guys, nakabalik na ako. Pagpasensyahan nyo na. Nalagyan ko lang si Buwa. Guys, itutuloy ko na yung kwento ko sa inyo kung ano ang nangyari doon. So, that time, hindi ko alam. At nakalimutan ko yung lugar sa Manila kung saan kami ba nag-stay. Pero, yung nagpro-process pa lang kami noon, sa Santa Ana, kami nag-stay. At parang 3 days before ata ng pag-alis namin papuntang Dubai. It was year 2002 yon. So, ngayon, di ba yung likod ng ref? Kasi may ugali din kami noon, nung maliliit pa kami, na pag-alanganin matuyo, yung mama ko, sinasampay niya sa likod ng ref. Kasi di ba yung likod ng ref, parang may mga, parang may grill, ano bang tawag doon? Pasensya na kayo, hindi ko alam talaga ano ang tawag sa likod ng ref noon. Ngayon kasi parang hindi mo na sila makikita kagaya sa ref namin, wala na kayong makikita, parang flat na talaga ba? Kasi syempre medyo nag-upgrade na ngayon ang generation, so compare mo noon. Pero may mga fridge pa rin na kalumaan siguro na makikita mo pa rin yung parang grill sa likod ba. So yan ang ginagawa ng mama ko noon, na dyan niya sinasampay yung mga medyas namin, panty namin, pag-alanganin na matuyo. Yan ang ginagawa ng mama ko kasi mainit sa likod ng ref. So naalala ko yan talaga guys, kasi syempre may isip na ako that time. Tinuturoan kami ng mama ko, buti hindi kami nakukurinti ba. Totoo yun guys. So ngayon ang nangyari, noon sa Manila na kami, bago pa kami lumipad papuntang UAE, no? It was year 2002 yun. So ngayon, yung mga panty ko guys, nilalagyan ko siya ng pangalan sa may mga garter na area. Sa mga dito lang ba, nilalagyan ko ng name Mila. Ganon. The day before na flight namin, syempre, tinitipid ko yung aking gagamitin. So ngayon, kailangan kong labhan yung panty ko. Pero, the next day na yung flight namin. So ngayon, naisip ko, tinitingnan ko yung likod ng ref ng tito ng aking kaklose din, no? So, tinitingnan ko yung ref nila kung pwede ba ako magsampay, kasi mabilis yun matuyo, and that time parang maulan-ulan ata. So, the next day flight na namin. Ngayon, ang nangyari, guys, sinampay ko yung panty ko sa likod ng ref nila, at saka syempre may pangalan yun na Mila, ganun. Ngayon, nakalipad na kami, hindi ko talaga, guys, naalala na yung panty ko iniwan ko doon sa likod ng ref nila. Ngayon ang nangyari guys, dumating na kami sa Dubai, may tumawag nga doon sa kaklose ko, kasi syempre hindi pa man uso noon yung Facebook, hindi pa uso yung chat, yung parang sa Yahoo Messenger, unless na mag-login ka talaga ba, doon kayo mag-chat, ganun. So bali may tumawag lang sa aking kaklose din na kaibigan ko, na may nangyari nga doon sa bahay ng tito nila na nagkagulo talaga, kasi nag-general cleaning yung tita niya. So, syempre, nag-general cleaning, inayos lahat-lahat, inusog lahat-lahat, tapos pati yung ref. Tapos may nakita, guys, na panty. So, syempre, yung asawa, guys, nagulat siya, bakit may panty dito? Ganito, ganyan. So, laking, talaga niya, laking galit niya, laking gulat niya, at talagang pinagdudahan niya agad yung asawa niya, kaninong panty ito, ganito. Mabuti na lang, yung panty ko, hindi mga tibak, hindi yung parang sexy talaga. Yung tama lang na panty na suin ba, na normal na panty. O sa mga babae dyan sa makarelate. So yun ang naiwan ko, at nagkagulo daw talaga sila. Sabi pa ng asawa niya, may pangalan pa itong panty na ito, Mila. So doon guys, nagtaka din yung asawa niya, sino si Mila, hindi ko yan kilala, gato ganyan, ay magsisinungaling pa, magano'n. Grabe daw yung away guys, until na syempre pamilya, nakarating yung gulo doon sa pamilya nila, yun sa atin na kaibigan ko, nakaklose ko, at tinawagan nga dahil syempre kilala ako ng atin niya, kasi manager namin sa McDonald's ang atin niya. So, tapos, nagkataon din nagstay kami. So, doon na clear na hindi yan babae ng asawa mo. Dahil si Mila, kilala ko dahil staff ko yan sa McDonald's. At ano yan, BFF yan ni ganito ng kapatid niya. So, mabuti na lang guys, may pangalan yung panty ko. Kasi kung hindi, talagang nagkagulo talaga sila. Grabe yung tawa ng kaibigan ko. Sabi nila, mabuti talaga at may pangalan yung panty mo. Kasi, pag wala pangalan yung panty mo, napakalaking gulo. Siguro hiwalay talaga sila. So parang grabe yun guys, na kaya pag nag-ayos ako ng mga panty, naalala ko talaga yun. So malaking tulong talaga na pangalanan nyo yung mga panty nyo. Kasi pag naiwan,
iniwan talaga. Malaking tulong din, otherwise kawawa talaga guys ang mga lalaki. Sa totoo lang ba? So parang ganun ba na sabi ko? Tapos tawang-tawa din daw sila nung nalaman nila na ayun, si Mila, staff ko yan, ganito ganyan, mabuti na lang at na-save yun ang relasyon nila. Ano, nang dahil sa panty ko guys, nang dahil sa pangalan. So napakalaking tulong talaga na may mga pangalan ang mga panty natin. Pero ngayon syempre hindi ko na ginagawa kasi kami lang naman dito. So lagi ko talaga yan guys naaalala at hindi ko yan makakalimutan. Sabi pa ng kaibigan ko, uy, walang hiya ka, nag-away-away na doon sa bahay nila, ang laki ng gulo nila dahil nakita yung panty mo, mabuti talaga may pangalan. So guys, ayan oh yung snacks ko kasi bumili ako kahapon kay Didi doon. Nagpili ako yung bata. Kasi, the rest matitigas yung mais nila. So, alam na yan ni Didi ko anong gusto ko. So, ito yung napili ko. Ginagano nila magkain sila. Ganyan. Parang ako na din. Hindi kasi may brace ako, guys. So, napakahirap. Gusto ko nga talaga kagatin. Kasi lang. Hindi pwede. Si Deepak tumawag. Kasi nga dapat may lakad kami. Pero sabi niya, bukas na lang daw. Sasabihin ko rin naman sa inyo, guys, kung ano yung lakad namin bukas. Nakakani siya. Alala nyo, doon nyo yan talaga makikita yung mga strawberry farm nila ni Sangyem. Hindi ko kaya pumunta pag tag-ulan guys. Yung mga linta, grabe. Kanina pala guys, ano, si Dede, pumunta ako doon. Sabi niya, pipicture tayo. Sabi ko, bakit tayo magpapicture? Sabi niya, tapos i-forward mo sa akin. Sabi niya, sige, nagpicture kami. Ayan yung picture namin guys, si Yuhan yung nagpicture. Kasi nagantay kami ni Yuhan doon kanina ng bus. Tapos nagtitiktok-tiktok siya. Ngayon, sabi niya picture daw kami. Kaya picture-picture kami. Habang wala pa yung bus ni Yuhan. Mabait din naman yan si Didi. Basta abangan nyo na lang yung lakad namin ni Lipak at kung saan kami pupunta. So ayun guys, i-end ko na yung aking vlog. At napadami ng kwento ko sa inyo today. Maraming salamat. And I love you all. God bless us all. Bye guys! And happy Tuesday sa inyong lahat. Bye!